guys, good morning. This morning guys, magpropagate tayo ng pink princess. Ito po yung pink princess natin guys. Ayan. Ito yung pink princess natin. Trailing na siya, mataas na tong pink princess natin. Pero before guys, bago natin umpisan yung gagawin natin, sa mga bago sa channel ko guys, please subscribe na po kayo sa mga di pa nakapag-subscribe. At mag-comment kayo. Mag-comment kayo ng gusto nyong halaman dito sa mga sa garden namin para maisama kayo sa aming raffle. Magpa-raffle kami guys para sa aming mga subscriber. Kasama na kayo dun. Mag-comment na kayo at mag-subscribe na din para may chance kayong manalo ng ito guys, Golden Wars UAC. Yan. Magparapol ako ng ganyan. Magparapol ako ng Posey Bono. Tapos magparapol ako ng Bernardo Passi. Ito, Bernardo Passi to. Pero small version ng Bernardo Passi. Ito guys, itong tatlo. Yan. Tapos may mga maliit pa. Okay guys. Back to ano tayo. Back to... Ito yung tinakpan natin ang Coco Fiber, yung mga aerial rot nitong ano na to, itong pink princess na to, para kakapit yung mga ugat niya. Ito guys, pwede to itap, pwede tong ikat ng tatlo. Kaya lang wag nating pilitin na ikat ng tatlo ngayon dahil antayin natin na maglabas muna siya ng shoot yung kasunod. Halimbawa guys, ito yan. Kasi yung aerial rot nakakapit na po yan, yung aerial rot na yan. Ikakat natin siya dito kasi 3 leaves yan, pwede na po siya dito yan. Tapos pag sumuloy ito guys, pag may shoot na itong dahon na ito, kasi ito siya ang pinakaunang mag shoot, magkakat naman tayo ng dalawang node, dalawang bali, dalawang dahon yan guys, para ipagpalabas muna natin yung shoot para sigurado tayo. Kagaya ng ginawa ko to guys, ito itong tatlo na to, itong tatlo na to, tatlong po ay isang puno ito, nakatrill na. Ito yung mother yan, ito yung gitna, at saka ito yung top. Itong top guys, ano na siya, stable na siya yan, stable na tong top na ito. Pero hindi ko to chinap-chap agad. Hindi ko to chinap-chap agad. Ito, pinaabot ko muna ng mga 2 weeks. Pinalabas ko muna yung shoot niya bago ko kinat uli. Kasi, mas madali siyang buhayin kung nakalabas na yung shoot. Di gaya ng wala pa siyang shoot kinat mo, chinap-chap mo siya, pwedeng hindi makalabas yung shoot. Ito kasi siguradong nandiyan lang yung shoot bago ka mag-cut uli. Ito na yung naiwan na mother. Ito na siya. Yan guys, oh. Palabas naman yung bago niyang shoot. Ito yung mother na to. Paglabas nito, pwede pa tayo mag-cut ng isa dito. Pag lumabas na ito, halimbawa mag 1 inch na siya, pwede tayo mag-cut kasi mayroon pa siyang dalawang node. Ito guys, dahan-dahan ang pagkat. Huwag natin ikat ng diretso ha, ng chap-chapin natin sa isang bisis, dahil mas mataas ang chance na mabuhay kung may shoot na bago tayo magkat. Huwag tayo magmadali. Every 2 weeks pag mag 1 inch na yung shoot niya, pwede na tayo magkat. Ganun po ang propagation na medyo shift. Huwag nating madaliin. Mapadami natin sila pero dahan-dahan. Ito guys, yan ang sistema. Yan ang ginagawa ko. Yan, may tatlo na akong silver violin. Yan, safe ang propagation. Ito guys. Ganun din, nilagyan ko rin niya ng coco fiber. Ito, balik tayo dito guys. Yan kasi, itong coco fiber, yan o. Yan.
kumapit na po yan. Kumapit na ang ugat niya, guys. Kumapit na sa coco fiber. Ang gagawin natin, mag-cut na lang po tayo. Okay? Secure natin na hindi na sila magbaba, di sila maghiwalay. Kasi kumapit na. Lasan lang po natin ng alcohol yung blade natin para iwas yung friction. Yan, guys. Okay. Cut natin sa gitna ng gitna mismo para walang madadamage. Yan. Tapos kuhanin natin yung mga kinapitan niya. Yan, guys, oh. Kita niyo yung ugat na sa ilalim. Ayan. Ayan yung ugat niya. Kasi nilagyan siya ng coco fiber. Ayun, kapit na kapit. Ngayon patuyin lang natin yung pinagkatingan. Tapos lagyan natin ng ito yung coco fiber. Sige, guys. Tapos itong ilalim, sasaluin natin to ng mga coco fiber din. Yan. Ito yung patting mix natin, guys. Yan. Sasaluin natin siya na maganda yung pwesto ng ugat. Yan, guys. Tapos babalutan natin na di masira po din itong ugat sa ibabaw, itong ugat na ito. Hindi matatamaan. Yan. Ready na siya, guys. Yan na siya. So, dating gagawin, lagyan natin ang buhaghag na coco fiber itong ilalim. Saka natin check pisto. Kailangan medyo buhaghag yung gitna para madaling makaikot yung ugat. Saka natin ilagay itong cutting mix natin. Itong cutting mix natin, ano to? Halo to, may pumice rock, mayroong rice hull, mayroong kukupit at coco fiber. Yan sila ang halo. Yan, guys, pwede natin ipaikot itong mga ito. Kasi ang ugat ng halaman pupunta sa gilid ng paso. Yung gitna, okay lang yan, purong coco fiber ang gagamitin. Kasi ginagawa ng halaman, ilalabas niya yung mga ugat niya sa gilid. Yan, guys. Ito yung pinakailalim down, sigurado kung may variegation. Yan. Siguradong may bargin siya. Kaya may chance na aangat yan. Mayroon pa rin yan. Kahit ito, maliliit na lang. Pero siguradong may bargin siya. At sigurado, guys. Ngayon, ito,
tutuyuin din natin. Expose lang natin siya para mag-ilong siya ng maayos. Tapos i-open natin yung, kasi nilagyan natin ng coco fiber. Yan yung mga aerial rot niya. Yan. Ibababa lang natin yung mga coco fiber dahil dito lalabas yung shoot niya. Kailangan medyo makahinga yung lalabasan ng shoot. Dapat yung mga aerial roots nandyan pa rin. Yan, ganyan lang guys. Aantayin natin ng lalabas ang shoot, saka tayo mag-cut ng dalawang dalawang node ito yata magkasunod. Ayan. Tapos may dalawa pa uli, bali makagawa tayo ng apat dito. Huwag kayong mag-cut ng isang dahon, isang node lang, dahil babalik siya napakaliit, babalik siya sa pagka-juvenile. Dapat dalawa or tatlong node, dalawang dahon or tatlong dahon ang ipropagate natin para malaki na agad, mag-matured leaf na agad yung lalabas. Kasi pag isang node lang, 1 inch, isang node, isang dahon, babalik ng napakaliit ang tagal, parang tissue culture. Yan ang, para mas madaling lumaki yung halaman natin na nakapropagate, kailangan 2 to 3 nodes. Huwag natin pilitin na chap-chapin ng napakadami. Ang tagal din nating antayin bago siya maging totoong halaman. Maging juvenile siya, ang liliit ng dahon. Okay guys, yan lang muna. Sa mga di pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na kayo at mag-comment kayo para may chance kayong manalo dito sa mga halaman nating Golden Warshiwishi, Bernardo Pasi at saka Jose Puno guys. Yan. Kasi marami akong stock ng ganyan. Yan, mamimigay ako ng ganyan para sa ating mga subscriber. Okay guys. Okay guys. Update ko kayo sa sunod nito. Magagawa tayong video ulit para sa pagkat na makasunod nito. Kagaya nito ang ginawa ko. Yan. Nakatatlong chop na ako, may isa pang kasunod. Bali, apat na chop. Na siguradong sigurado may shoot na. Hindi yung pachamba muna tayo kung lalabas yung shoot or hindi. Yan guys. Sana makatulong yung information sa inyo. Hindi ako expert. Hindi ako tissue culturist. Hindi ako tissue technician. Nagbabasa-basa lang din po. Plus experience. Siguro may green thumb lang dahil matagal po tayo sa farm. Lumaki sa farm. At nagsaka tayo ng matagal na panahon. Kaya may idea tayo paano mabubuhay yung halaman. Yan guys, lang, yan lang siguro masabi ko. Hindi ko masabing ang dami ko nang alam dito. Pero based on experience, ito po yung mga ginagawa ko. Sana sundan nyo. Kung gusto nyong matutunan pa, subaybayan yung mga ginagawa ko. Mag-subscribe kayo at pindutin nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga sunod nating video. Maraming salamat guys at good morning. Happy planting!